Yo, what's up? Welcome to my YouTube channel. And so for today's video ay pag-usapan natin ang limang bagay na dapat malaman ng isang first-timer sa barko. So sa mga kababayan natin, sa mga first-time na sasampa sa barko, so dapat nyong mapanood ang video na to. Sana makatulong ang limang bagay na sasabihin ko sa inyo sa video na to. Kung bago ka sa aking YouTube channel ay i-click mo na ang subscribe button at i-tick ang notification bell para updated ka sa mga latest videos na aking i-upload. So ako nga po pala si Spedronella and hopefully yan, itong video na to ay makatulong sa inyo. So huwag na natin patagalin pa and let's continue. So yung tip number one para sa mga first timer natin na sasampa sa barko. So ang pay ko lamang sa inyo kapag ikaw ay bagong sampa ay dapat ay number one, ikaw ay dapat humble. So be humble. Dahil nga ikaw ay bagong sampa pa lang sa barko, dapat ay humble ka lang. So huwag kang maging mayabang dahil nakasampo ka na. So hindi dapat ganoon. So yung ugali natin dapat tayo ay maging mapagkumbaba. So yan, dapat tayo mapagkumbaba dahil kapag alam naman natin yan na kapag ikaw ay bagong sampa, so sabihin ko na dito sa video na to, ito ang reality na pag bago ka pa lang at unang sampa mo lang sa barko, unang barko mo, sabihin natin international o domestic, regardless na meron kang natutunan sa paaralan, sa college, sa academy, ay pagdating mo ng barko ay sasabihin mo ay kumbaga para kang zero knowledge. So dapat doon pala pag unang sampa mo dapat humble ka lang. Kumbaga para naman sa sarili mo 'yan. So para tulungan ka ng mga kasamahan natin na nauna sa iyo sa barko. So 'yan. Huwag kang maging huwag kang magmarunong dahil kapag nagmarunong ka, sabi pag tinanong sa'yo na kung alam mo na to at sinabi mo alam mo na, so hindi ka na nila tuturuan. So dapat kahit may kunting idea ka lang, sabihin mo lang na, sir, may kunting idea lang po ako pero willing po ako na matuto ng mas marami o mas malalim pa sa aking nalalaman. So ganun lang sabihin nyo na, sabihin mo sa mga kasama mo sa barko, dapat sir, di ko pa po yan masyadong alam. Kung pwede, sana ay maturuan mo ako sa ganitong bagay. Ganun lang dapat. So, dapat ganun yung ating mentality. So, huwag kang maya na, na wala ka pang alam. Dahil wala namang bagong sampa na alam na lahat. So, lahat tayo ay nagsimula sa umpisa talaga. So, wala tayong alam. So, yan mga yan, magkasamahan natin sa barko ay paulit-ulit ang sumasakay. So, ganon din naman sila, nag-umpisa sila sa unang sampa sa barko. So kahit ako ganon, nagsimula ako sa umpisa. So ganon dapat tayo. So huwag tayong magmarunong. So sabihin mo lang natin na hindi pa natin alam yan, pwede mo ako sir turuan ng iyong nalalaman. Share na, kasi tuturuan ka naman ng mga kasama natin eh. So hindi naman tayo ganon sa barko na kahit hindi mo alam ay hindi papabayaan na nila. So sa barko tayo ay isang team, so isang pamilya tayo doon. So ganon lang. And number 2, dapat ikaw ay very respectful. So kung ikaw ay bagong sa papalamang, irespeto mo lahat ng crew sa barko. So kahit na anong rank, kahit na yung pinaka lowest sa rank sa barko, dapat ay respeto mo sila dahil hindi dahil sa naging nauna sila sa iyo, kundi dahil dapat silang irespeto regardless of rank, kahit messman pa yan. So dapat irespeto mo dahil ganun dapat yung ugali dapat sa barko. Dapat maging be respectful. Dapat very respectful to all crew, especially to our seniors, to our senior officers. Dapat respeto natin sila. And third,
At pangatlong tip ko sa inyo, dapat kayo ay be kind. So, be kind. Dapat maging mabait ka sa lahat ng crew. So, ganun din. Ganun din. Regardless of rank, dapat maging mabait ka para okay ang samahan natin sa barko. So, ang samahan nyo sa barko, okay. Kasi kapag okay ang samahan, mas magaan yung trabaho sa barko. Ganun lang. Tsaka, mas marami kang magiging kaibigan. So, magiging kaibigan mo sila. So, yan. Tuturuan ka nila sa lahat ng nalalaman nila, ituturo nila yan sa'yo. Especially kung ikaw ay kadete, deck boy, yan. Yan yung mga ano. So, yan yung kadalasan. So, ganun lang dapat. And yung pangapat ay dapat be cooperative. So, alam naman natin na kapag ikaw ay bago, ikaw ay laging mauutusan. So, ganun yung kadalasan na nangyayari. So, sundin mo lang sila. So, sipagan mo lang. Wala namang mawawala kung susundin mo yung mga utos sa'yo. Pero dapat, alam mo kung lawful orders. So, hindi siya katarantaduhan ng mga utos. So, dapat, yung related sa trabaho, sa barko, syempre. So, kapag alam mo ng unlawful orders yun, syempre, sabihin mo na hindi pwede yun, sir. So, ganun lang. Wala namang masama magsabi ng hindi. So, ganun lang naman. So, dapat be cooperative ka sa lahat ng kasamahan mo sa barko. So, para okay din yung ating samahan. And yung number 5 is be happy. So, dapat happy ka lang. So, huwag mong isipin yung kalungkutan, yung homesickness. So, saka sa panahon ngayon na halos lahat ng barko ay meron ng internet. So, hindi na masyadong uso yung homesickness na sinasabi na, uy, na homesick ako, gusto ko na umuwi. Hindi ganon. So, dapat happy ka lang lagi. So, nandiyan naman yung mga kasamahan mo kapag nalulungkot ka, sabihin, mag-open up ka lang. Di ka nila papabayaan. Sabihin mo lang sa mga kabaro natin, sa mga kasama natin on board na medyo nalulungkot ka, so ka naman nila, kakausapin ka naman nila at kukomfort ka nila. So, ang technique dyan, syempre, kailangan lagi kang maghihalubilo sa kanila. Huwag kang lagi magkukulong sa kabina mo dahil kapag lagi ka nakakulong sa kabina mo, parang napaka iba yung mundo so sa barko. So, dapat yan, may crew mess, mess hall, mga recreation room. So, dapat lagi kang nandyan para maraming kang kalubilo. So, para yun din, para kapag masaya ka, magaan yung pakiramdam mo. So, parang ang bilis matapos ng kontrata. So, yung 6 months, 9 months, 10 months, parang ang bilis lang. So, ganun lang dapat. So, be happy ka lang. Pinaka-ano natin ay dapat safety first lagi. So, lagi kang dapat pasiguro sa sa ating trabaho. So, kasi on board, so prone tayo sa accidents. So, dapat always keep in mind na keep safety first lagi. So, always keep in mind na dapat safety first. So, always wear proper PPE. So, yan. Ituturo yan lahat sa inyo sa lahat ng drill. So, may mga drill tayo sa barko. Every week, meron tayong mga drill. So, lahat na yan, mai-enhance natin sa atin kapag tumagal na rin tayo sa barko. So, kaya meron tayong mga training para matrain tayo as maging competent tayo. Yun lang naman yung aking masabi. So, advice lang sa mga bagong, sa mga kababayan natin, sa mga kabaro natin na first time na sampa sa barko. So, okay, dapat alam mo yan. Dapat kang maging humble, maging respectful, be kind, be cooperative, at saka be happy. And yung bonus ay dapat always keep in mind na safety first. So, yun lang yung aking masabi. And hopefully, yung aking 5 bagay na sinabi ay makatulong sa inyo. And kung nagustuhan mo yung aking mga pinagsasabi dito, and i-click mo na yung subscribe button
at yung notification bell para updated ka sa aking mga sa aking mga susunod na upload, i-upload ng mga videos. So mapa travel vlogs o related sa pagbabarko, pagsisiman, so para updated ka rin. So see you and hopefully subscribe mo na. And at kung mayroon kayong mga katanungan ay ilagay nyo lamang po sa comments section. And maraming salamat po and see you in the next vlog.